happy. Magiging maging mas masaya ka pag grateful ka pala. Totoo po yun. Kaya pag laging nakasimalmal ang mukha mo, naku po, malungkot ang buhay mo, pati katabi mo magiging malungkot. Totoo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Yeah, doon sa katabi, kabila, you are blessed. O, di ba? Pag grateful ka, you are blessed. Sa Tagalog, sabihin mo sa katabi mo, malapad ka. Ay, hindi, mapalad. Sorry. Iba yung nasabi ko. Malapad, mapalad ka. Ayan. Okay. Study says that if you are grateful, mas nagiging mabilis ang pag-succeed mo. Ganun pala yun. Yes, bakit? Kasi nagiging magnet ka sa ibang tao. Dahil bakit? Lagi ka nag-thank you. Ha? Ininjan ka. Thank you. Nag-quit down line mo. Thank you. Ha? Ayaw mong kausap mo. Thank you. Ganun. Bakit? Dahil puro ka thank you, yung blessing, darating at darating din yan. Sa ayaw sa gusto mo, pag nakita ng Lord, grabe to, ang dami na pinagdadaanan, sobrang hirap na, thank you pa rin ng thank you. Sabi niya, it's about time. Bugusan ang blessing tong taong to. So always say, thank you. Ganun po. Yan. Anyway, so, ano yung mga papasalamatan natin sa buhay? Number one, syempre, yung mga mahal natin sa buhay. Yan. Ano pa? Pasalamatan yung mga business partners natin na nandito ngayon. Lalo na yung umaten. Yan. Lalo na yung mga sponsors natin. Yung mga mentors natin. Lagi po tayo magpapasalamat sa kanila. Kasi sila po ang naging tulay kung bakit po kayo nandito ngayon. May support o wala, say thank you. Because without them, you will never be here. Tama ba ako? So, dapat lagi tayong magpapasalamat. Saan pa tayo magpapasalamat? Sa maraming bagay, alam nyo sa panahon po ngayon, 2022, marami pong pagsubok na dumaan. Maraming challenges. At maraming tao sabi, ang pangit ng buhay, ang malas, yan ang lagi lumalabas sa bibig nila. So ano nangyari? Lalo nagiging malas po ang buhay nila. Gusto nyo iba, ang prayer nila, ganito, Lord, sana pumayat ako. Eh, hindi pumapayat. O, nandamay na lang. Lord, kung di ako papayat, sana lahat ng katabi ko tumaba. Damay-damay na po ito, Lord. Diba? Pag wala pong downline, sana lahat wala ang downline, Lord. O, pag ganyan ang attitude mo, wala mangyari sa buhay mo. Isa sa pinaka-importante ipapasalamatan natin is time. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, we are not here to waste your time. So, tingnan nyo po ito. Sana po natin ito na. PowerPoint. Time. Sabi nga, time is also now. And another word for or term for now is present. And another term for present is gift. Regalo po. That's why be grateful for the gift. Which is yung oras po natin na binibigyan natin dito. Next. So make it count. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang oras. Do not waste your time. Every second count. Next. Sabi nga dito eh, ni Harvey Mackay, time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. Ganun po kahalaga ang time. That's why, gumawa po ko ng meaning ng time, we start with the letter D. Next slide, please. Next. D stands for treasure. Yan. Ang oras daw po, ay ito ay napakahalaga na parang treasure. Parang ginto. Bakit? Kasi pag yan pinaghalagaan mo, malaking bagay ang ibabalik po sa iyo. Magiging masaya ka, marami kang matutulungan, marami kang magagawa. Because you are giving a lot of time. Binibigyan mo ng halaga ang oras ninyo. Inamoy katabi mo. Meron bang relo? Meron bang relo? Walang relo. Inadaw puso ang relo. Cellphone na daw. Pero alam nyo, sa mga maraming successful na tao,
board of directors kasama yung mga business partners namin. Kung pa po ito, year 2006, hindi ko po makakalimutan to. Ang yaba po na po nun, nakatagpo ko, tag yung relo ko. Habang nag-meeting, inisa-isa ko yung mga relo ng katabi ko. Si Doc Ed, si Francis, hindi ko kayo mga partners. Eh, kasama ko rami si Ispo nung time na yun. Tama, 2007. Nakita ko yung relo nila. Lahat! Rolex! Ang yabang-yabang ko, ganun pa ako ng ganun sa relo ko, eh, tag lang pala ako. Unti-unti po nang niliit. So, tinanong ko si Isko mismo, tinanong ko. Isko, bakit lahat kayo na Rolex? Ano ba sagot niya? If you are a successful person, your time is very important. We invest in time. Kasi tuwing nakikita mo ang relo mo, it tells you, time is very important. It is precious. Next. So, sabi nila, pag ang treasure is fortune, time is your greatest wealth. Next. Time is so precious, make sure you spend it wisely. Next. Sabi ko nga, you have to invest time. So, kung may pera ka, anong ginagawa mo sa pera? Yung iba, winawaldas. Inuubos kagad. That's why they end up a loser. Pag meron kang something precious, anong gagawin mo? You invest it. Bakit po? Yan ang sikreto ng mga mayayaman. Pag kumita ng pera, hindi kagad iniisip, anong bibiling ko? Anong gagastusin ko? Ang iniisip nila, saan ko to i-invest para lumago? Nakita niyo yung difference? Next. So, saan kayo mag-invest? You invest in your skills. Katulad ng ginagawa po natin ngayon, palampakan mo ay katabi mo, buti na lang, nandito siya. Sabi mo, congratulations! Ha? You are investing in your time. Yan. Pero yung katabi mong tulog na, sabi mo, congratulations! You are investing. Ha? Nag-i-investing po yan. Ang tutulog, investment po to, investment. Okay. Invest in your relationship. Kayo ba ay may mga mahal sa buhay? Give them time. That is why importante po na hindi lang pa tayo basta kumikita ng pera. Mas importante, kumikita ka na, nabibigyan pa ng panahon yung mga mahal mo sa buhay. Yan. Dito sa Empowered Consumerism, yun ang maganda sa negosyong to. Bakit? Kasi kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, para makasama mo, i-invite mo, huwag kang mahihiya. Bakit? You are investing time sa kanila. Sama-sama po tayo parang pamilya po dito. Di ba kasarap? Magkakasama kayo pong pamilya. Sino po dito kasama kanila mga kamag-anak? Taas ang kamay. Ayan, oh, palapakan natin mga kasama kamag-anak. Sino dito yung mga kamag-anak nila, hindi nila maisama-sama, taas ang kamay. O, kita nyo na, mas marami. Bakit ko nasabi yan? Ganyan talaga. Basta ganyan talaga. Ha? Alam nyo ako, may-ari na po ako ngayon. Mula nung ako pumasok sa gatong negosyo, hanggang ngayon, may mga kamag-anak pa rin po ako na hindi sumasali. Bakit? Because many are called, but few are chosen. Hindi po lahat ay pwedeng yumaman. Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat yayaman. Pero ikaw, alam ko, yayaman ka. Yan. Bakit po? Kasi kung lahat kayo mayaman, wala nang mahirap, hindi po masaya yun. Maganda, merong mayaman, merong mahirap. So maganda rito, sino bang sikat pagdating ng panahon? Yung mayaman o yung matalino? Mayaman! Bakit? Na-experience ko po yan. Sa aming magkakapatid, may ate akong matalino. Tuwing may gathering po kami, pinag-uusapan pag dumating. Uy, matalino yan, matalino, matalino yan. Pag ako dumating, hindi ako pinag-uusapan. Ganto siya sabi, andyan na! Pila! Ha? O sino sikat ngayon? Yung matalino o yung mayaman? Pag may major decision, sino tinatanong? Yung matalino o yung mayaman? Matalino. Mayaman! Bakit? Pag may major decision, sasabi ng matalino, ganito yan kasi. Mag-i-explain pa yan. Kaya dapat ito gawin natin. Ang sagot ng mayaman, pwede. Ikaw magbayad. Ang sagot ng matalino, sabi ko nga eh, ikaw na lang. Ha? Iba ang may pera. So invest in your relationship. Invest in memories. Tandaan nyo po,
tuwing lalabas po kayo ng mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay, girlfriend nyo, boyfriend nyo, may technology na po tayo ngayon. Lagi po kayo nag-selfie. Dati nung panahon namin, wala po yun. Kaya nung maliit po ako, di po matanda ng itsura ko. Sabi ng mga magulang ko, sabi ng mga matatanda sa akin, guwapo daw ako nung maliit ako. Hindi ako naniniwala kasi ang kuya ko, isa lang lagi sinasabi, ako yung guwapo, hindi yan, ako yung guwapo. Paulit-ulit kasi sinasabi yun. Kaya tumatak sa utak ko, ang kuya ko ang pinakagwapo sa amin. Naniniwala po ako. Pero parang hindi kayo naniniwala. And finally, invest in your future. You are right now investing in your future. Next slide, please. Now, bilisan natin. How to invest time? Number one, wait. They wait for an inspiration. Sa mga taong merong pangarap sa buhay, they take action. Number two, non-education or nanonood ng mga videos, ng mga bloggers na wala namang matututunan. Yung gustong maging successful, they educate themselves. Ang pinapanood nila yung mga educational videos. Not knowing your priorities, hindi mo alam ang gusto mo. Tingnan mo yung katabi mo. Please now, tingnan nyo. Alam niya ba kung anong gusto niya? O mukhang hindi niya alam ang gusto niya? Alam ko iniisip nyo iba. Isa lang ang gusto nyo ngayon. Kumain. Sa haba ng seminar na to, paglabas nyo, tatanungin kayo, saan ang galing? Dun, sa gutom-gutom. Wala na po kayo maalala. Number four, they don't learn. Dito po, you read books, you attend courses, you ask your mentors, and finally, you worry about opinions of others. You focus on yourself. Marami kasi nagmamayabang. Ay, payabangan, iniisip lagi yung sasabi ng ibang tao. No, focus on yourself. Huwag yung sasabi ng ibang tao. Kahit matagal ka na, sabihin, tagal-tagal mo, wala pa nangyayari, huwag mo sila papansinin. Kahit sabihin nilang wala naman nangyayari sa itsura mo, huwag mo silang pansinin. Katulad ng isang kwento. Nagyayabangan, may apat na nanay, nagyayabangan ng kanilang mga anak, sabi ng unang nanay, no? Nanay, may mga reliyoso to. Yung pang-apat, hindi reliyoso. Sabi ng mga reliyoso, unang nanay, yung anak ko, pag pumasok sa kwarto, pari siya, pari. Pag pumasok yan, asikot. Father. Ah, respetado. Father. Wala yan sa anak ko. Yung anak ko, bishop. Pag pumasok yan, sasabihin ng mga tao, your grace. Wow. So, wala yan sa anak ko. Yung anak ko, cardinal. Pag yan pumasok, ang sagot ng mga tao, your eminence. Ikatanong, eh yung isa, hindi naman religyoso. Hindi niya alam sasabihin niya. Ilang pumasok yung anak niya? 6 foot. 6 footer. Kung drama, 6 footer. Ha? Macho. Wapito. Labas ng dibdib. Sabi nung tatlong nanay, my God. Ha? Talo sila. Talo. Ang yayabang ninyo, yung anak ko, my God. Sabay. Ha? Parang Ian Barcenas pag dumarating. Ha? Pag yan si Ian pumunta doon sa probinsya, lahat talaga. Pero, pasensya na po kayo. Recently, yun lang. Nasabi ko ba? Sabi ko ba? Congratulations po kay Ian Barcenas. Dahil po siya ay nakasala. Congratulations. And I know, sa pictures po nila, sobrang happy ni Ian. And lalo na nung kanyang may bahay. Next tayo. Okay. When we give someone our time, remember this, we give them a portion of our life that we never get back. When we spend time with our family, what we get in return is memorable moments. That is why you spend your time with your loved ones. Next, like this.
So stop spending your time, start wasting your time today. Sabi ni all doctor. Next slide. M, syempre, yung pinaka-importante, you manage your time. A lot of people, hindi lang gawin lang because they cannot manage their time. Next, please. Lack of direction, that lack of time is the problem. We all have 24 hours a day. Pare-pareho lang po tayo may oras. Sino po dito may 25 hours per day? Wala. Buda lang po ang may 25 hours per day. Lagi namang sarado. Next. Time management matrix. Pakinggan niyo po ito. Yan. Dito po, ang pinaka-importante, you have to organize yourself. Kailangan malaman mo anong mga priorities mo sa buhay. Why? Kasi kung hindi mo alam ang priorities mo, you cannot manage yourself, you cannot organize yourself, believe me, you will waste a lot of time. So, itong apat na quadrant na ito, hahatiin mo lahat ng mga tasks mo sa buhay. So, isulat mo lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, mga tasks mo. Ano yung mga importante, ano yung mga kailangan gawin na, tapos ikakategorize mo sila ngayon. Sa upper left quadrant, andyan yung mga important and urgent. Ano po ba yung mga important and urgent? Ito yung mga crisis, emergencies, yan. Yan yung mga, okay, may mga sasabit ka na deadline, may mga projects ka. Yung mga importante na kailangan gawin mo na. Yan ang uunahin mo. Yan ang priority mo. So, parang mga, hello? Parang, time na ba? Time na. Magkatatapos mo. So, para po itong mga bato, uunahin mo yung mga malalaking bato. Okay? Next, yung upper right quadrant. Ito yung mga hindi importante, ito yung mga importante pero hindi urgent. Katulad ng ano, spending time with your family. Health is wealth. Importante po ang health, binibigyan po ng time ng health. Iba po, nilalas po nila yung health. Ang kinakain nila, bira ng bira. Ha? Kain ng kain. Kaya tinan nyo, yumayaman sa taba. Importante po. Importante po. Yung hindi yung taba ang yumayaman sa atin. Ano po? Pasensya na po kayo sa mga kwan, ha? Part talaga to ng topic ko eh. Hindi ko po kayo pinipersonal, ha? Oh, pero importante po yun. Alam naman nyo siguro yun, di ba? Health is important. Health is wealth. Sabi mo sa katabi mo, health is wealth. Marami pong tao ngayon, mayaman pero nasa ICU. Hindi mo rin ma-enjoy. Tama ba ako? Maganda yung katulad ninyo, lalo yung mga kabataan ngayon. Ha? Do not waste your time. Your time is very important. Bakit po? Habang bata ka, dapat minamaximize mo yung time mo. Bakit? Dahil pag yumaman ka habang bata ka, mas marami ka ma-inspire, mas marami ka matutulungan. Ano yung lagi ko sinasabi? Pag ikaw, tumanda ka na, saan ka maghahabol, yumaman ka man, hindi mo na may enjoy. Tama ba ako? Tingnan nyo, 90 ka na, 90. O hindi ka sumali sa empowered consumerism, pagdating mo ng 90, nagkamali ka. Ano sabi mo? Nagkamali ako. Uulitin ko buhay ko. Nasali na ako sa empower. Ano naman po si machine na yan? Ha? May chance? Oo, naman may chance pwede. Matanda ka, eh mag-invite ka ng dalawang bata. O yung bata baliw. Buti damay ka. Yung nga lang, hindi mo na ma-enjoy. Nubenta ka na eh. Yumaman ka man, ano'y tsura mo? Ang yaman mo na, power! Ah, grabe! Ha? Magka-kotsi ka man, hindi mo na ma-enjoy. Ang ganda ng BMW ko. Nasaan na nga ba? Ha? So, not urgent, but important. Yan, yung health, yung time natin sa family, relationship, education, training is important, urgent, but not important. Yan. Alam mo yung mga urgent, but not important? Yung pagbasa ng mga emails, yung pag-book ng mga flights, yung pagsagot sa mga texts, yan. Yung mga magpagbayad ng mga